Hello guys, today pag-usapan natin kung ano ba ang patch note. Bali sa patch note natin ay congrats nga pala sa Night Rose, naka 50 days na tayo simula nag-launch ito. So meron tayong mga in-game updates. Meron ditong celebrating the 50th day since launch will take place. Nandito rin yung dalawang new season passes natin, maa-add yun. Meron din tayong new boss raid content. May mga bago tayong artifact gear which is the incense burner na bibili yan sa BF. Meron tayong new epic skill na Wave of Inspiration. Bali ito ay 23M guys. 23M to guys. Meron din tayong bagong apat na mount. At nadagdagan din ang Masarta Ice cover ng Cave 7. So bali ito yung commemoration check-in natin. Pag nag-check-in ka, ito yung mga marereceive mo. And meron din tayong Elite 7 Days check-in. Ito rin yung mga marereceive mo once nag-login ka dyan. So, yan na. Bali, ito na nga pala yung dalawang season pass natin. May mount summon pass tayo na ma-activate mo to sa halagang 2,000 diamonds lang. Meron ding crow crafting pass. So, kailangan mo lang bumili ng crow crafting pass ticket para maano mo to, ma-activate mo. So, ito nga pala yung boss raid, guys. Ito yan. May mga oras yan, alas 9, alas 12, alas 4, alas 10 at alas 12 ulit ng gabi. So yan, every 4 hours siya. 4 hours. Basta yan yun. Then ito naman ang reward sa kanya. Pag na, ito araw-araw, kada talo mo sa kanya, makaka-receive ka ng stimulant growth, lesser, at saka contribution coin na 100. Ito naman ang weekly mission niya. Sa isang linggo, pag 5 beses mo siya natalo, meron kang star memory, morion na 5, at contribution coin na 500. So yan guys, nakakapag-ipon na tayo ng contribution coin ngayon. And yun na nga, nadagdagan tayo na sa Masarta Ice Cover ng Cave 7, level 60 to. And ito yung tsura ng mga bagong gear, artifact gear na burner. Ayan. And ito yung apat na mount na bago. Meron tayong Sheep, Trade Merchant, Alfonso, and Arabian Noble Camel. Yan. Ito nga pala yung nagagawa ng 23M na bagong skill, Wave of Inspiration. Bali, iba-iba yan. Halimbawa, itong sa Bow, HP Potion Regen 10, Basic Damage 2, and Crit Damage 2. Yan. And sa collection guys, meron din pala tayong bago. Yung kanina, yung pag nag-login ka, makaka-receive ka nun, and ito yung pwede mong ilagay sa collection na event. Yan, ganun din dito sa 50 Day Journey of Growth. Bali, dalawa siya. At syempre, sa in-game natin, inayos din nila yung mga bug, yung mga bug, and syempre, pinaganda rin nila yung gameplay. Yan, pag slaughter penalty state gets relieved faster when hunting monster, tapos yung item drop, in-improve din nila. Certain items at saka hunting area. Yung drop rate ng alluvial gold pouch, dinoble na nila sa mga normal field area na level 41 at pataas. Yung mga common material drop rate naman ay tinaasan din nila sa normal field areas na level 45 pataas. Inayos din nila yung issue na hindi magamit yung artifact enhancement scroll na na-obtain dun sa season pass. And also, inayos din nila yung issue na yung mga expected reward mo sa Masarta Ice hindi pinapakita. Halimbawa, yung nakuha mong XP, yung weapon proficiency boost, yung mga distinction, insignia, dinagdagan na din yung icon na dinagdag nila. Tapos yun, inayos din nila yung in-game typos. So, bali yun lang guys sa patch note natin for April 30. Yun lang guys, this is Emat Gaming.